Ganun lang. At nilagyan pa na ni Mins ng tubig. Magsasabog nga po kami ng pataba rito kay Boss Mylin sa dalawang banos. Bali, pitong bulto ang sasabog po namin. Yan. So, ito na lang po ang sabugin namin. Natapos na po kami dito sa kaluwangan. Eh, siyempre, dito na lang sa dalawang banos. Ayan, kasama ko si Bato, si Alden, Nabuhay, tsaka si Marlo. Tsaka si, ano, si Bentong. Si Pusa, nawala si Pusa. Si Lakas. Kaya ma? Yun o, mga katongs, takot-takot na. So ayan, tanghali nga po kaming nagsasabog kapag sa pangalawa na, dahil
Siyempre, basa ng hamog yung dahon sa maga. Masasagap nila yung halikabok ng pataba. Pagka nasagap nila, anong mangyayari? Maluluto yung dahon, mamumula. Doon, sa gitna. Gitna. Yan. Sa gitna ng banos. Yun. So yan ang mga katongs, nahakot na po namin lahat ng pataba. So ito na yung dagang stong. Dagang stone. Ah, dagang stong. Bawasin yan, tapos pabuhat nyo yung bato. Sabugan mo yung dalawang pitak doon na. Sino ko gamit nun? Nung kay Buli. Yan. Uy, maliit yan, Mac. Ha? Maliit. Yan na lang yung paggamit ng iba to. Hindi isasad-sad yan. Kasi nalit sa akin. Oh, yan. Kadami naman kinuha. Dahil panabog nga yun. Ito, bawasan natin. Tulong pitak. Oo, oh, pasodrahin mo pa. Lagyan mo natin lahat. Para si Lakas. Inuwi pa rin ito. Dinala pa din mo. Yeah. Asan yung isa? Hindi mo magsasabog ka rin. Ano? Kalit pala na ito ah. Ay? Itaas. Balit tayo. Bagay lang ang maka yan. Bagay na ito eh. Kaya natin dalin nga. Kaya. Sige. Agay, agay. Thank you.
So yeah, mga katongs, at pahinga po muna tayo. Bali, konti na lang, isang bulto na lang. Naubos na namin yung, bali, anim at kalahati lang nasabog namin dito, yung kalahati. Pinadala o kay bato sa dalawang pitak na taas, doon sa may taas. So ayan, ang ginana si Bentong ah. So yun, last na kami magsabog dito. Ay, ewan ko lang, baka pasabugan pa nung amo namin to kasi medyo mahina nga. Baka magpasabog ng pangatlo. Pa yung sa may kalahati hektarya, kaganda ano. Lalaka ng puno. Dati yun ang pinakpangit na palay namin. Lagi. Oo, ito kasi. Pwede. Nahuli. Thank you.
Alright mga katongs, tapos na po kami. So sakto, ayan. Umapatak ang ulan. Nagtira lang po kami ng isang timba. Panguhulit ko dito sa kapila. So mamaya ako nalang sasabog. Ayan yung ulan. Ayos. Nakaraos. So ayan o, patay yung damo. Damo? Patay o, galing talaga ng Piangkor 240 o. Matay ang damo. Tara. Sakit sa sugat. May sugat siya ba? Nasa suho. Saan? Ay, nung nagahangutan. Ay, dito na yung nagpagas ka dun. Oh, makapal na ito ah. Tapos kasi rin na. Ha? Mga isang linggo pa. Grass cutter ano? Gagawin natin grass cutter eh. Tama-tama yun. May laman lang. Hindi na sasabugin to. Yata. Tataas niya na no. Oh. Sakto ah. Sakto yung ulan ah. Ang galing eh. Buti kahapon di yung ulan. Yung mga panapong. Nakauwi na nga po kami at so, napulot namin itlog sa bukid, mga ibon yan, itlog ng ibon. Ilan po ganito benta?
tatlo, tiga, apat na lang. Lali 12. Ayan. So, ngayon, pakakainin ko na po yung aking mga alaga. Pakikita ko po sa inyo yung ginawa namin kahapon. So, hindi ko na na-vlog dahil yan talagang tinutukan ko. Para matapos. Ayan o, ganda na o. Talagang inano ko na rito, dinasag, diluwang ko. Ayan. Tapos yung tuluan ng poso, ayan, inano ko na rin para kahit pa paano may nasisid sila na naguhugas ng kanin o ano. Kaya lang, huwag na huwag lang po kayong ano ng ano, sinabihan ko si Mrs. pag naglalaba, yung may sabon dun itatapon, huwag dito. Kasi yun no, malakas mag ano ng bibi, magpa mamatay yung sabon na may Hilson rocks. So ayan, pasok tayo. So ngayon medyo ginhawa na tayo dito at lumuwag. Ayan o, talaga namang kung dati nandito lang yung bakod niyan. Ayan, in-adjust ko na ganyan. Oh, di ba? So, magpapakain po tayo ngayon ng mga ating alaga. Lamig. Pati nga po yung ano rito. Ayan to, yung net. Yung lambat na nakahangin nyo, tinanggal na para open na siya dito. So, yun. Bali, ito nga po pala. Dito mag-extend po ako ng sa pangsilungan ng mga bibi dito. At lilipat ko na lang yung Madre de Agua doon sa labas para lumabong at bumulas. Pag nandito kasi hindi, naagad ng mga ano, naagad nila ng manok, nili tinatalon. So ayun, so umaliwalas na yung kanilang kulungan. So ayan, papakainin namin ni Dingdong yung mga bibi. At ito yung para sa basahin mo anak, sabihin mo. Yun mo lagay. So ayan, umaga, tas mamayang hapon, pakain uli, ganun lang. So, 5 kilo sa timba, 5 kilo dun, ang lagay ko. Ayan, pwede na. Nilalagyan ko pa rin sila dito sa loob para yung manok na iba dito kumakain. May mga manok na yung kinakain kahit kung basa. Dito, baka wala mo lalabas. So ayan, papakainin po namin, papakainin ko yung ano, mga bibi. Pati nga po yung naka-brooder na maliliit, nilagay ko muna rito yan. So ito, gugutom na ba kayo? Oh, easy lang magpakain mga katsongso. Ganun lang. At nilagyan pala ni Mills ng tubig. Ayan. Pakain naman na itong.
Sino? Mabusig ah. Dong. So, papakainin ko na po yung mga bibi, yung maliliit. Yes, ayan mga kato, lalagyan ko na po yung kanan ng ating maliliit na bibi. Ay, pang 3 days pa lang po pala sila ngayon dyan sa brooder. Dahil nung isang araw lang nga lang po bumaba. Kaya mga 1 week pa bago ko ilipat sila dun. Kasi hindi nila maabot yung kakanan, medyo mataas. Alright mga katongs, at yan, nakasikaso ko na nga po yung aking mga alaga. So chinecheck ko lang po yung dito, yung isang pugad na hinaluan ko nung natirang itlog doon sa wila, baka may napisa. Kasi ito ang kuwang ko dito, matagal to, mga 1 week ang pagitan nito eh. Ayun, nadagdagan na naman ng mga itlog dito sa kabila. So yan, dire-diretso ang pangitlog ng ating mga bibi. At ito, siguro bukas ko na ayusin to. Pahinga po muna kami ngayon, tanghali. Bukas, baka mag-spray po kami doon sa nauna, sa malalaki. Dahil marami na pong naninira sa dahon, o uod, paro-paro, ganun. Kailangan na rin pong sprayan. So ngayon talaga kahapon no, nung ginawa namin to, ayan, ginabi kami. Kaya ito talagang nilipat ko na rito, dinasag na. Para yung tubig na galing sa poso, sakop na rito. Makasidsid yung mga biberon. So okay na mga katong, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na vlog. Thank you po sa inyo ng marami and God bless.